Bago tayo matulog mga bro, meron lang akong gustong i-share sa inyo kasi bukas meron tayong project. Merong magpapagawa sa akin na XRM110, magpapaayos siya ng gear indicator, ng speedometer, tsaka ng shock, magpapapalit siya ng shock. Tapos kung naalala nyo mga bro yung universal speedometer na kinabit natin, nakita niya daw sa vlog, magpapakabit din siya. Kaya ngayong gabi, i-share ko sa inyo, meron tayong good news, meron akong good news na ibabalita sa inyo mga bro. Ayun na nga mga bro, bago natin umpisahan, o bago ko sabihin sa inyo, shoutout muna tayo. Shoutout kay Mark Anthony Parillo. Ayan, mayroon din siyang YouTube channel, bisitahin nyo na lang mga bro kung mahilig kayo magluto, panoorin nyo. Ang kanyang YouTube channel ay Mary Joyce Kitchen. Ayan, so bago ko sabihin sa inyo mga bro yung good news, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po lagi kayong updated kung meron ako mga videos, mga panibagong videos na i-upload. Bago ko pala makalimutan mga bro, nakalimutan ko yung ating verse of the day, ay verse of the night. Kasi gabi ngayon mga bro, baka hindi nyo alam, ang oras ay alas 10 mga bro ng gabi. So malapit na mag-alas 11. So meron tayong verse mga bro. Ang Bible verse natin ay Efeso 4:28. Ang sabi, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya ay may maibigay sa nangangailangan. So ayan ang ating Bible verse. Gusto ko bago ako matulog, gusto kong i-share sa inyo mga bro yung good news. Bali kanina ko to nakuha mga bro ha, sa mga nag-YouTube, sa mga vlogger, isa ito sa mga gusto nilang makuha or isa ito sa mga magagandang tagpo ng kanilang mga buhay. So yun nga mga bro, ang gusto kong i-share sa inyo, ang gusto kong sabihin sa inyo na good news dahil nakuha na natin yung ayan, Google AdSense pin mga bro. So ano ba yung Google AdSense pin? So ito mga bro yung bali mga bro, mayroon siyang pin sa loob na verification na ikaw nga yung sa iyo nga yung channel na yon at ikaw talaga yung nag yung may-ari nung channel na yon. Ayan, kaya napakahalaga din ito mga bro. Ayan. So paano ko ba siya nakuha mga bro? Siyempre kailangan ma-monetize muna yung channel nyo. Ano ba yung monetize? Kailangan ma-approve kayo ni YouTube, maging partner kayo. Kung nakita niyo mga bro yung mga pag nanonood kayo ng YouTube, mayroong mga ads, di ba? Mayroon bigla na lang lalabas na patalastas. Ibig sabihin, monetize na siya. Ayan. Isa yun sa mga palatandaan na monetize na yung channel niya. So, bali mga bro, na-monetize tayo noong April 12. Tapos, para makarequest ka ng Google AdSense, mga bro, kailangan ma-reach mo muna yung $10 na threshold. Ayan. Kaya, noong April, tapos May, nag-apply tayo ng Google AdSense. Sa kasamaang palad, mga bro, nag-email yung YouTube na hindi madedelay daw yung pagdating ng pin. Kaya nakalipas yung isang buwan, wala pa ring dumadating na pin. Pumunta ako ng post office, pagbalik ko saktan ako kasi wala talaga. Tapos nag-request ulit tayo ng panibagong pin. Bali mga bro, hanggang 3 pin pwede ka mag-request. Wala na tayong pang-4, wala na tayong pang-5. Nung unang pin wala tayo, tapos yung pangalawa nag-request tayo. Nung isang linggo pumunta ako doon, wala pa rin mga bro. Tapos plano ko na sana mag-request ng pangatlong pin. Kaya kanina kung naalala nyo, galing tayo ng LTO kasi nagparehistro tayo ng DL150. So naisip ko bago ako umuwi, duman muna ako ng post office. Yun na nga, sabi ko dun sa babae na nasa post office, ma'am, may tatanong lang po ako, baka mayroon ng dumating na sulat galing Google. At tanong agad ng babae, sabi niya, ano pangalan mo? Sabi ko, RJ. Sabay hanap siya at pagsabi niya nga, oh meron na. Kaya ito na yun mga bro, Google AdSense pin. Yan. Ang ibig sabihin nito, alam nyo ang ibig sabihin nito mga bro, pwede na tayong magsahod sa YouTube. Ayan, kaya mga bro, nakakatuwa rin na magkaroon tayo nito. Hindi ko na ito inaasahan mga bro. Kaya maraming salamat sa inyo. Ayan. Siyempre, una sa lahat, salamat sa Diyos. Kasi, ito mga bro. Ayan. Google AdSense pin. So, ang ibig sabihin yan mga bro, pwede na tayong magsahod sa YouTube. Ngayon, para naman makasahod sa YouTube, kailangan dapat maabot natin yung minimum na $100. Pag $90, hindi mo pa rin siya makukuha mga bro. Kailangan makaabot tayo ng $100. Kaya mga bro, pag umabot tayo ng $100, yan, so magkakaroon tayo ng sweldo at mayroon akong napakagandang balak mga bro sa kung sakali man na magkaroon tayo ng sweldo, maghahunting tayo ng mga pulubi mga bro. Yun talaga ang plano ko eh. Kung halimbawa magkaroon tayo ng sahod sa YouTube, ang unang-unang gagawin natin dyan, at hindi lang unang gagawin, pangalawa, pangatlo, pangapat, kung halimbawa man, maghunting tayo mga bro ng mga taong kailangan ng tulong,
lalong-lalo na yung mga pulubi mga bro sa daan kasi nakakaawa naman talaga sila. Ang hat ng trabaho talaga nila, nabubuhay sila sa panghihingi, sa paghanap ng basura, yun ang hahantingin natin mga bro. Kaya dun sa mga nagbablog, sa mga nag-iisip na mag-vlog, umpisahan nyo na mga bro, hindi nyo kailangan ng magandang camera, ng mga gamit. Kasi ako mga bro, i-sure ko lang sa inyo, yung ginagamit kong pagbablog, isang cellphone na Huawei na cellphone. Hindi ko alam kung ano unit to eh, P20 yata. Basag pa to mga bro ha. Dito ako nag-i-edit, dito ako nag-upload, dito ako nag-video. 16GB lang ito mga bro at marami akong application. Alam mo yun ang nangyayari dito mga bro. Pakatapos kong mag-video, i-edit ko siya, di ba? Ngayon, pag i-export mo siya, kailangan mo i-uninstall yung mga application. Ayan. Tapos, wala rin tayong wifi mga bro. Bali ngayon lang tayo nagpakabit ng wifi. Pero yung mga nauna kong mga 120 videos, yun mga bro, sa data lang yun. Bali, ang ginamit ko, bumili ako ng SAN na SIM card mga bro. Kasi si SAN, pag mayroon kang VPN, napakamura. Ang 50 pesos mo sa SAN mga bro, maabot siya ng 15 gigabytes. Tapos, ang basta may limit siya mga bro, kasi sa SAN mayroon blocking na tinatawag. Pag nasobrahan mo sa gamit yung data, umabot yan ng 3 gig isang araw, possible na bablock ka. Kaya mga bro, umabot ng 18 yung SIM card ang naubos ko. Kasi pag nag-upload ako, halimbawa nag-upload ako ng 15 minutes, automatic mabablock agad yung aking SIM card. Kaya bibili na naman tayo ng panibago. Kaya sa akin, okay lang yun mga bro. Kasi magkano lang naman ng SIM card, 50 eh. Nung time na yun, may trabaho pa ako. Kaya okay lang sa akin na bumili ng panibagong SIM card. Tapos maglulod na naman. Natutuwa lang ako mga bro kasi mayroong nagme-message sa akin. Ang sabi, bro, maraming salamat kasi nasolve na yung problema ko sa motor. Mayroon pa? Bro, maraming salamat kasi marami na akong napanood pero hindi ko naintindihan. Dito sa video mo, naintindihan ko kung paano siya gawin. Kaya mga bro, gumagawa ako ng mga video dahil sa mga ganong comment. Kasi natutuwa ako eh. Natutuwa ako na nakakarinig ako ng mga ganong comment. Na mga positive comment mga bro. At syempre, hindi dyan mawawala ang basher. Natatawa nga ako dun sa basher eh. Kasi marami nagbabasher. Alam nyo, sabi ko bro. Ang sabi, bro, ang pangit mo, wag ka na mag-vlog. Bakit? Sino ba nagsabi sa inyo mga bro na magandang lalaki ko? Kaya, dun sa, nag-basher na ganun. Ayos bro, natuwa talaga ako dun eh. Siyempre, sabi, bro, ang pangit mo, wag ka na mag-vlog. Kaya, natuwa talaga. Sino ba may sabi mong ba, gwapo ko? Hindi naman, di ba? Kaya, kalimutan na natin yan. So, ayan na nga mga bro. Dahil dumating na yung Google AdSense natin, kunting kimbot na lang mga bro, siguro magkakaroon tayo ng sahod mga bro. Ayan. Kunting kimbot na lang, magkakaroon tayo ng sahod. Ipapakita ko sa inyo. Maghahanting tayo ng mga pulubi mga bro. Maghahanting tayo ng mga tao na nangangailangan ng tulong. So, hanggang dito lang tayo mga bro. Kung mayroon kayong gustong itanong, i-comment nyo na lang. Pag alam natin ang sagot, isasagutin natin yan. At matulog na tayo mga bro. Good night sa inyo dahil alas 11 na. Baka nakagalit na yung kapitbahay natin dyan. So ayun mga bro ha. Good night at huwag yung kalimutan manalangin bago matulog.